Hello guys, welcome to Yekes TV channel. At ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano magtanim ng puno ng saging o saba. Madali lang naman magtanim ng saging sa loob ng 18 months or 1.5 years ay maaari ka na mag-harvest kagaya ng mga ito. Mayaman ang mga saging o saba sa potassium at fiber. Mayaman din ito sa vitamin C at vitamin B6. Nakatulong din ito sa pagbababa ng kolesterol at ma-prevent ang ulcer. Tinatanim natin ang mga saging mula sa mga shoots neto, or kung tawagin ng mga farmer ay rhizome. Ito ang isang halimbawa ng isang rhizome at ito rin ang itatanim natin sa lupa. Ito ang tinatawag na rhizome sa mga farmers. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung paano mag-harvest o kumuha ng mga nakuha natin ng mga itinanim nating saging o saba. Maaari nating itanim yung mga maliliit na shoot at maaari din naman yung mga malalaking na kagaya ng mga to. Isang beses lang tayo nakaka-harvest sa isang puno. At pagkatapos ay puputulin natin ito. Kagaya nito, dahil hindi na siya magpuproduce ulit ng panibagong bunga ng saging. At ang mga shoot na ito, ito naman ang magiging panibagong puno. Ayan mong silang lumaki. At ang shoot na ito ang gagamitin kong pang demo kung paano gumawa ng pagtanim ng saging o saba. Hukayin natin ang paligid nito para di natin madamage yung mga ugat. Pagkatapos, ay hihiwalay na natin siya sa mother plant niya. Ito yung part na pinagdikitan niya sa mother plant niya. Ito na yung mga itatanim ko na saging o saba. Ibabaon lang natin siya sa ilalim na at least 12 inches, pero mas maganda kung higit pa. Para maging stable siya at hindi ito matumba ng hangin. Dito ko itatanim yung puno sa saging o saba na hinukay ko. At ganito lang natin siya itatanim. Ilalagay lang siya sa lupa. At pagkatapos ay tatabunan natin ito. Napakadali lang, 'di ba, mga Kayekis TV? At pagkatapos ng 10 buwan hanggang 15 buwan ay makakaharvest ka na ng sarili mong tanim na saging. At makalipas naman ng ilang buwan or linggo ay makita mo ang buhay na ito. Maaari ka ring magtanim ng iba panggulay sa lugar mo. Maaari mo ding mapanood kung paano gawin ang mga ito sa pagsubaybay sa aking channel. May mga na-upload na din akong video tungkol sa iba't ibang gulay na pananim. Ang bunga ng saging ay maaari nating ma-harvest from 70 to 100 days mula sa pagkaka-mature nito. Maaari nating mapakinabangan ang mga lahat ng parte ng saging. Kagaya nga ng puso na ito, ay maaari nating isahog sa gulay tulad ng ginisa, at masarap din itong kinataan
At ang puno naman ng saging ay maaari nating putol-putulin at gawing pataba sa lupa. At malalaman mo na pwede mo itong i-harvest at putulin. Mula sa puno na ito, kapag madali nang matanggal ang nakausling black na part sa bunga ng saging na kung tawagin ng mga farmer ay sumot. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay marami kayong natutunan at sa marami pang video tungkol sa pagtatanim ay i-check nyo lamang ang aking channel. Maraming salamat mga Kayekes TV. Huwag nyong kalimutan i-subscribe, i-like, at i-comment, at i-share para ma-notify kayo sa lahat